So ito na. Hindi nga lang siya kalakihan, pero malaki na ito. Happy naman ako, di ba? Hello mga sangkay, so ayan, galing ako dun sa may GCash. Actually, yan ang una kong sweldo sa YouTube. Ganito pala, no, parang hindi mo alam kung ano talagang sasabihin. Anyways, bago ko po sabihin kung magkano yung sahod ko, gusto ko munang i-share sa inyo kung paano ako napunta dito sa YouTube. Unang-una, gumawa ako nito parang wala lang. Ang una kong YouTube channel Gwensky Vlog. Naka 100 bananas na ako noon. Puyat, mga ganyan, pangingisda, mga kung ano-ano lang, mga ganyan. So, ako naman si Syunga, fast forward tayo. Kumuha ako dun sa, parang reuse ba, yung Moana. So, ayan, na-CPR ako noon. Eh, syempre na ano na ako nun, kumbaga parang tawag dito. Nawala ng gana, so pinag-delete ko yon. So, ayan na naman, umulit na naman ako itong akin ng ano, sandali lang ha. Sangkay. So, yun na nga yung kinikwento ko sa inyo kanina. So, gumawa ulit ako. Ito na nga itong pangalan kong ito. Pero almost 1 year bago ako mamoni. Kasi that time may trabaho ako, hindi ako nakakasamba. Ang gulo ko, no? Hindi ako active ba, kumbaga. Pero nung ano na, ang mga subscriber ko noon, mga ano pa lang, 300, mga 400. Na-vlog ko ngayon yung 400 bananas ko. May ano yan din sa video ko. Tapos, nung nagtatrabaho ako, ang hirap mag sa YT kasi yung trabaho mo. Kasi isipin ng boss mo na yan lang ginagawa mo. So, hindi ako masyadong active. Pero, niningisda ako, pinupuntahan ko lahat ng mga nagla-live. So, ganun na. Tapos, nung pandemic na, yun na, doon ako nagpursige. Diba pandemic 2020, so nagpursige ako, data lang po ang gamit ko, wala na pong iba kasi mahirap talaga ang ano, wala pa kaming wifi noon. Actually hindi kami wifi doon, nakiki-wifi lang yun. So yun, hanggang sa naka 1,000 ako, masayang-masaya na ako. Ang hirap bumuo ng ganitong ano, kaya kailangan pagsipagan mo, tsaga sipag, mga ganyan. Tapos excuse me, nung makabuo na ako 1,000 subscriber, ayun, namamroblema na naman ako para makabuo ng watch hour ko. Ang watch hour ko noon, ano eh, mga 300. Eh, almost 1 year na ha, mga ano na. So, parang nawala na ako ng gana noon. Buto na lang, meron ako isang kaibigan, hindi lang isa, dalawa, tatlo, na nag-porsige talaga, i-play all nila ako. Walang kapalit, mga ganyan. Yan sila, ano, Sis El Guitar Vlogs. Sis Davy Bustamante, tsaka si Donya Cheng. So yun na, paunti-unti hanggang sa nakabuo ako ng 4K watch hour. Pagkatapos nun, syempre, nung mamonetize ako, kailangan maka-reach ako mga $10 para magpadala ng pin ang Google AdSense. So, ayan, hindi naman ako nahirapan nun. Bali, mga isang buwan lang ako nag-antay nun. So yun na, na monetize ang lola nyo at masaya talaga ang lola nyo, syempre. Pero kahit na monetize ako, parang nag-uumpisa pa lang ako, kumbaga nasa ano pa lang ako, nasa kali ano pa lang, talagang kumbaga panibagong panimula na naman. So ayan, hanggang sa naka dumating na yung pin ko, eh tuwang-tuwa ako syempre, dahil kahit naman sino,
sino sa atin talaga matutuwa na merong pain na dumating. O, mga ano lang yon. So, namuni ako January 18, 2021. So, yun. Tapos yung aking ano, aking pin, mga isang buwan ko lang bago makuha ko yung pin na yun. Kaya, thankful ako at nakuha ko. Kaya, ganun. At isa pa, so, ganun nga, yung nung na-monetize na ako, yun, nagtrabaho pa rin ako, syempre. Pero, andun pa rin yung, ano, yung, nag-upload ako ng mga videos. Hindi nga lang yung araw-araw. Siguro sa isang linggo nakaka-isa o dalawa. Lalo na magtrabaho ko dun sa sukat. Ayan. So, ang aking revenue ay 52 pa lang yan. O, diba? Almost mga ilang buwan na bago ano. Kasi, ano eh, mahirap makabuo ng revenue na kasi yung videos mo. I think, kung hindi pa ako sumali sa GC, hindi pa magkakaroon ng views yung mga videos ko. Kasi mahirap talaga. Kasi di naman tayo talaga artista. Sa buhay dito sa YT, sa katulad nating small YouTuber, mahirap. Kailangan natin makipag-connect sa iba, makisuporta din sa iba para may masusuporta din sa'yo. Kasi mahirap. So, ito na nga si Smelly. Dati ko na yan dikit. Kaya lang, pag nagla-live yan, parang hindi ako nagtatagal dun sa ano niya. Kumbaga, siguro matagal ang 10 minutes yun. Ano. Tapos, nung bumalik ako sa kanya, ewan ko, parang nag-aroon ng ano na, parang may nagsubudyok sa akin, dito ka muna mag-ano, ganyan. So, anong nangyari yan? Doon ako nag-focus sa live niya. At dahil sa kanya, nakapag-live ako araw-araw, umaga at gabi. At doon nakilala namin ang mga ibang super chatter. Alam niyo ba, ang kaya ako nakabuo ng revenue at kaya ako nakasound ay dahil sa super chatters. Kasi wala naman akong videos na, ano ba, yung tatawagin natin na viral o mga ganyan. Pero although nag-upload pa rin ako. So yun nga, doon na lumaki yung aking revenue. Hindi naman talaga asing lumaki. Yung nabuo, o sobra pa sa 100 kanya. Dahil lang sa super chatters. Ang super chatters to kasi, o hindi lang ako, pati rin yung mga iba kong kaibigan, is taga-US. Kaya, alam niyo naman dito sa mundo ng YT is malaki ang kaltas ng ano ng ating dollars, ang ating pera sa revenue. Kaya, ayan. So, ngayon yung sahod ko, nakabuo ako ng 146.01. Oh, may kaltas na yon. Ang kaltas sa akin ni Google AdSense is $15.01. So, see, di ba ang laki? Laki ng kaltas. Kasi, ang buo ko talagang revenue talaga nun sa February talaga. January, 18 January is, kung di ko nakakamali, mga 160 plus, mga ganyan. So, inanuhan siya ng $15.01. Binawasan niya. So, i-check ko mamaya yung kanyang ano. Tapos, dapat sana, buo ko yung February, yung January tsaka February, dapat dalawang buwan ko yung makukuha ang ano ko, ang aking sahod. Kaso, ang aking for February na sahod is $121.01. So, kinaltasan ako ni Google AdSense ng malaki. Ang natira na lang sa aking revenue ay 92. Imagine that, magkano na kinalta sa akin? Siguro mga, kung naman kakamali, mga 24 ganyan dollars. Mga ganun laki. Super. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina is, ano, ang aming super chatter is taga-US. Malaki naman kasi mag-essay. Siyempre, hindi lang naman, ano, kailangan din manghunan ka rin, ikaw para malaki rin ang balik din sa'yo. So, dun lumaki yung aking revenue. Dapat sana masasagot ko, dalawang buwan. Eh kaya lang, hindi pumasok kasi nga, ang laki ng kaltas na sa akin Google AdSense. Ang $121 ko, natira na lang po sa akin, 92. 92 talaga. So, ayan. Pero happy pa rin ako kahit papano kasi ang nakasahod na ako for unang YouTube ko sa isang buwan. Kaya nagpapasalamat ako. At mamaya papakita ko sa inyo kung magkano nga talaga ang aking nasahod. Kasi ang aking revenue talaga, 146. Nakalimutan ko ng butal nun eh. Mas i-ano ko lang dito sa screen. So, tapos, ang nakuha ko na lang is 7,000, mga something 7,000 plus. So, syempre, iniling ko lang yun sa kaibigan ko kaysa Smelly. Kasi nga, yung ATM ko, ay susme yung ATM talaga. Na, ano, stress ako dyan. Ilang bangko na napuntahan ko. Kasi, mali naman kasi ako. Dapat hindi ko sinabi na ang purpose ko noon po para dun sa YouTube. Dapat sinabi ko lang na ano. Although sinabi ko naman na for personal savings only din. Ganon. So, yun, nakailang bangko ko pinuntahan. Pero, sa bandang huli, naka-ano rin ako sa UCPB. Yun lang, kasi mahihintayin ko pa yung ATM ko hanggang, baka nitong March ng katapusan nito, makuha ko na yung ATM ko. Kasi, 1.5 months ang, ano, ang pag-aantay ko. Although, ano lang daw, ngayon lang nangyari to. Kasi, ang, nagpapinakount ako ng UCPB bank. So, ganun. Nandito na ako sa munti naming kwarto. So, yun, ano ba yung sabihin ko? Nawala na.
galing ako sa labas. So ngayon nandito na ako sa loob. Kaya para ano, ipakita ko na sa inyo yung aking sahod. So ito po. Ano po siya? Ito yung sinasabi ko mamaya. Ano po, screen mo. 1,720. Actually, ang lahat ng talagang ano ko is 7,000. May papakita ko na lang dito sa screen. Nakuha ko lahat is 7,140.82. Kasi iniling ko lang to sa bangko ni Sismili Paglingayin. So, ang ginawa na lang, iinang na lang doon sa GCash. Pagdating doon sa GCash, naging 6,900 na lang. Plus, may charge pa ng 140. So, ang nangyari is, bali naging 6,900 na lang pagdating sa GCash. Tapos, binawasan pa ng 140 dahil nga, charge ngayon. Bali, naging 6,760 na lang po siya. Tama ba? Yes. Kasi, so yun nga, ang 6,900 is, ano na lang siya, naging 6,760. Kasi yung butal, hindi naman ipasa yung butal na. Parang ang hirap yata siguro nun. So, ganun. Oh, happy na rin ako kasi dumating na. So, yun nga mga sangkay. Kung gusto nyo gumawa ng channel nyo. Huwag nyong isipin, nakikita kayo agad. Isipin nyo na mag-enjoy kayo sa inyong ginagawa. Upload lang. Kailangan haba ang pasensya nyo. Gumawa na kayo. Kailangan sa ginagawa nyo masaya kayo. Kasi kung ano man ang narating namin, ganun din na mangyayari sa inyo. Sipag lang at syaga po. So, yun na ang aking pinakita sa inyo sa aking unang YouTube channel. Sana po ay meron kayong natutunang meron kayong tutunan sa aking video. Meron kayong nakuhang aral na naiano ko sa inyo na ibahagi. Ayan naman kasi, hindi naman kasi ano siya, hindi masyang kalakihan. Pero kung buwan-buwan mo sa sahur niyan, hindi na masama. Pwede mo yung pangbayad sa mga bills, kuryente, tubig, o ano pa man. Lalo na kung marami ka pang, ibig ko sabihin kung mataas pa yan. Kasi syempre, hindi naman buwan-buwan, lagi lang ganyan ang sahur mo. Basta sipagan lang, makipag-connect sa iba, masuportahan pa ang at para, lagi tayo may sahod. Syempre, una dyan, more upload, ganyan, tapos mag-live. Laging active sa YT kasi nang gusto talaga ni YT na lagi kang magiging active. Tapos, sumunod sa mga rules na hindi naman dapat. Tayo ay gumawa tayo mga video na sariling atin. Nung malay nyo, mayroong mag-viral dyan sa mga videos na gagawin nyo, diba? Kahit mga simpleng, anumang gusto nyong i-content sa, sa pag-vlog nyo, nasa inyo na yun, basta sarili nyo video. So yan po, kung bago lang po kayo sa akin channel, please like, comment, and share and subscribe na rin. Salamat po sa inyong panood, sana po naibigan yung aking live ngayon. Ang aking vlog. See you my next vlog. Thank you so much mga sangkay. At syempre, marami akong papasalamatan. Iyan ko lang dito sa stream. Ang ating mga organic friends, diba? Mga legit na kaibigan. So, iyan ko na lang dito kasi medyo mahaba na. So, bye-bye for now. See you my next vlog. Thank you so much mga sangkay. Sana po nagustuhan yung aking vlog. God bless us all. Bye!